Okay, mga bashi, gagawin ko na po yung binili kong buko ngayon. So, gagawin kong buko, salad. So, naka-ano po siya sa plastic. So, kailangan hirarun ko po siya sa grifo. Para meron po kami dessert. So, ayan natin, tumulo siya. Ibigay natin siya dito. Nandiyan natin ang ating binuksan na po natin ang ating fruit cocktail. So, tapasin po natin. Hindi ko na po ito inaano yung juice kasi hindi naman gusto ng mga anak. So, sayang ito. Isa ba? Dati ng bata ko, iniinom-inom ko rin yung ano, pero parang nagbago yung lasa ko. Ang lasa ko. So, lalagyan natin siya ng kaong and nata di coco. So, nata di coco isa. And then, kaong isa. Okay. So, antayin natin mag-ano. Pwede na natin siyang ilagay mamaya sa ating Tupperware. So, ito po, lalagay natin sa ating Tupperware. So, tumulo na po yung ating sa ang ating buko. Lagay muna natin ang ating buko. So, ilalagay natin, patutuluin na rin natin ang ating pwede naman pagsamahin to ng mga ito. Yung ating natad buko. Ating kaong. Pwede pagsamahin na. Minsan talaga pag nalulungkot ka, nakakaaliw din mag ano ng luto. Nakakalimutan mo yung problema. Mga kalungkutan sa paligid ng ating mundo ngayon. Kalungkot. Okay. So, patuloyin din po natin. Okay, mga beshi. So, wala na rin tulo ang ating fruit salad. So, may kunting-kunting tulo pa. So, try natin. So, pwede na rin natin siyang ano, kunting sauce lang. So, lalagyan na natin. Ating buka salad. And then, the nata di coco and the kaong. Okay. Haluin natin. Para pa rin siya kung ang ating gagamitin ay dalawang all-purpose cream. So, dalawang all-purpose cream ang ating ilalagay. All-purpose cream. Pag nag-stock na talaga yung all-purpose cream sa ano, medyo nag-iiba na rin yung kanyang texture. Lagyan natin ang ating all-purpose cream. So, ang ginamit natin sa buko salad natin is dalawang all-purpose cream. So, haluin po natin. Lalagay na natin ang ating condensed. Okay. So, isang lata na malaki. Lalagay na natin. Huwag masyadong matamis kasi na ganun ka, ano. Huwag masyadong matamis yun. So,
lalagyan natin ng mga beshi, ito yung, ano na siya, templado na, masarap na po yung timpla natin, pero papasarapin pa po siya sa natira nating cheese, so ta-toppings tayo. Para habang nakababad siya sa ref, eh, meron pa tayong cheese, masarap talaga ang cheese sa mga ganitong ano. Okay. Napakasimple po, yung mga hindi pa po marunong gumawa ng buko salad, napakasimple lang po ang ating buko salad na ginawa. Tips lang po ito. So, yun po. Okay. Okay, napakabilis lang po gumawa ng buko salad natin. Yan na po ang ating finished product. So, ito ng ating finished product. Ang ating buko salad. Napakasarap dahil dinamihan ko po ng cheese. So, malinamnam po talaga yan. Yan mga beshi, ang aking simpleng tips po para sa inyo, para sa ating buko salad. Bye mga beshi! I love you mga subscribers!